Sa episode na ito ay tatalakayin natin kung anong siyentipiko at matematikal na pamamaraan ang ginagamit ng mga eksperto para ma-predict ang pagkalat ng sakit sa isang lugar gaya ng COVID-19. Sa panahong gaya nito na punong-puno ng pangamba ang mga tao kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagkalat ng virus na COVID-19. Dagdagan pa ng mga mali-maling impormasyon na umiikot sa kamalayan ng mga tao na siyang lumilihis sa mga taong walang sapat na impormasyon tungkol sa virus na ito at nagdudulot ng dagdag pangamba sa kanila. Atin ring tatalakay kung nararapat ba ang mga hakbang ng gobyerno na i-quarantine ang mga tao sa kani-kanilang bahay, kung saan ay makikita mo ang mga militar at mga pulis na nakabantay sa halos lahat ng daanan, at kung saan ay wala ka nang makitang mga sasakyan na dumaraan sa kalye at naka-quarantine ang mga tao sa kani-kanilang pamamahay. Na siyang dahilan kung bakit ang ibang mga mamamayan ay nagre-reklamo na kung paano sila mabubuhay sa araw-araw. Kaya napapanahon lang na ating talakayin kung paano ba natin maiintindihan ang pagkalat at masupo ang pandemikong COVID-19 gamit ang kapangyarihan ng lohika, agham at matematika. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko muna kayo na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para maging updated sa mga susunod pa nating video. At huwag nyo rin kalimutan na i-share ang video na to at ang channel natin. Maraming salamat po! Ano ba ang SIR Infectious Disease Model? Ito ay kilala rin bilang Kermack-McKendrick Model. Ito ay isang modelong matematikal na ginagamit para ma-predict ang bilang ng pag-akyat at pagbaba ng mga infected na tao sa panahon ng epidemya. Para magamit natin ang modelong ito, kailangan natin gumawa ng mga assumptions. Una, ang population size ay fixed, meaning hindi ito dumarami. Pangalawa, ang datos ng incubation period of the infectious agent ay dapat alam natin. For COVID-19, established na ito. Nasa 14 days daw ang incubation period nito. Pangatlo, dapat halo-halo ang mga tao, meaning may equal chance lahat na maging infected at dapat lahat ay walang immunity nito. Pangapat, the duration of infectivity is the same as length of the disease, meaning kapag gumaling ka na sa sakit na ito or namatay ka na, dapat ay hindi ka na pwedeng makahawa. Meron tayong tatlong differential equations na gagamitin natin para ma-model ang pagkalat ng sakit. Una, meron tayong DS over DT. Ito ang differential rate of change ng mga susceptible na tao. Pangalawa, DI over DT. Ito yung differential rate of change o pagdami ng mga infected na tao. At pangatlo, meron tayong DR over DT. Ito yung differential rate of change ng pagdami ng mga naka-recover na tao. At any given point in time, ang suma total ng bilang ng lahat ng susceptible na tao, infected na tao, at mga taong naka-recover na ay equal to the number of people in the population. Umpisahan na natin ngayon ang paggawa ng mathematical model ng pagkalat ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.
punktong ito, isosolve na natin ang tatlong differential equations gamit ang GeoGebra na software. Ito na, tapos na ang ating SIR mathematical model ng pag-spread ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Ang susunod nating gagawin is, paano ba natin i-interpret ito? Sa mathematical model natin, meron tayong tatlong slider. Una, ito yung nagre-represent ng transmission rate or yung bilis or bagal ng paghawa ng sakit sa iba't ibang tao. Pangalawa, ito yung nagre-represent sa recovery rate or ang bilis or bagal ng pagaling ng tao mula sa sakit. At yung pangatlo naman, ito yung nagre-represent kung ilang araw natin i-consider yung simulation natin. Ang una nating titignan is kung ano ba ang dapat na ilalagay nating value sa recovery rate. Para ma-compute natin yan, kailangan natin balikan kung ilang araw ba yung normal na incubation period ng COVID-19 na virus. Ayon sa mga pagsasaliksik at sa mga datos na nakuha ng mga eksperto, it takes 14 days para mag-completely heal yung isang tao sa sakit na dala ng COVID-19. So, kung i-compute natin, every day, merong 0.0715 na rate ng pag-recover. And that's the reason why nilagyan natin dito ng 0.07. How about dito sa transmission rate naman? Itong transmission rate, magdidepende dito sa iba't ibang parameter. Una, pwede itong umakyat. Now, let's say, lahat ng mga infected, pwede siyang maka-infect ng 3 tao bawat araw. At tingnan nyo ang mangyayari doon sa curve ng infected. Bigla itong mag-spike. It usually
based dito sa simulation nito, less than 4 days lang, almost 90% or between 80 to 100% na ng population ang magiging infected. Lalo na kapag mas mag-i-increase pa to. Nakikita nyo na nag-spike yung dami ng tao na pwedeng mahawa. Kaya ito yung ginawa ng gobyerno natin. In-implement agad yung quarantine. So, by doing so, ang mangyayari dyan is bababa itong transmission rate. Kasi hindi na maghahawahan yung mga tao. Up to a point na bababa siya. Let's say yan, change natin to para mas maging maganda yung selection natin. Yan. So, kung titingnan natin, kapag maipabababa natin to 0.3 na lang yung transmission, roughly around 40 to around 50%, less than 50% ng population yung tatamaan or ang magiging infected. Tapos at the same time, it would increase the period or yung duration ng infection na pwede pang makahawa doon sa population. At the same time, what we are actually doing is that we could buy some time. Kapag pinababa natin to, we could actually makakapagtipid tayo doon sa oras wherein pwede tayo, marami tayong pwedeng gawin dyan. Una, pwedeng makapag-develop ng tao ng vaccine kung saan pwedeng mag-increase yung recovery rate or yung number of susceptible kasi meron ng vaccine, magiging immune na yung iba and mag-iiba na yung outcome nito. So, ito yung key. Papabain natin yung transmission rate. Kaya tama lang yung ginawa ng gobyerno natin na mag-implement ng quarantine. Now, merong mga bagong tuklas ngayon na mga gamot pero still in clinical trial, hindi pa confirm pero meron ng mga magagandang clinical result. Dito yan mag-a-affect. Let's say makapag-develop ang tao ng gamot contra COVID-19. Now let's say yung isa yung nanabasa ko, it takes only 5 days para makapag-recover. So ang nangyayari dyan, 1 divided by 5, so magiging 0.2 yung recovery rate. So tingnan nyo ang mangyayari. At 0.2, mag-iiba na yung curve. Mas maliit na porsyento na lang ng population natin, roughly around 40% or more ang magiging infected at this current na transmission rate. Tapos dagdagan pa natin yung prevention mechanism natin. Now let's say makapag-develop ang mga eksperto ng gamot na it will cure COVID-19 infection in 3 days. So magiging 0.33 yan. Tingnan natin ang mangyayari. 0.33 at 0.33 at this current transmission rate, it will only take around 20% of the population para maging infected. So the remaining 80%, wala nang problema. And at the same time, mas mabilis na yung recovery. So nakikita nyo, nag-steep up na yung
yung curve ng recovered people. So yun guys, isa sa pwede natin gawin na effective right now is pababain natin yung transmission rate. Isa dito is yung pagsunod natin sa gobyerno na mag-quarantine tayo para yung mga may sakit hindi na makahawa sa iba. Sana ay nakatulong ang video nito para mas maintindihan pa ng mga tao kung bakit pinapatupad ang quarantine ngayon. Kunting tiis lang, mga kababayan, para sa mas magandang kinabukasan. Palagi nating tatandaan na sa panahon ng kagipitan, gamitin natin ang kapangyarihan ng lohika, agham at matematika imbes na emosyon para mas maintindihan natin ang mga pangyayari. Inaanyayahan ko ulit kayo na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para maging updated sa mga susunod pa nating video. At huwag nyo rin kalimutan na i-share ang video ito at ang channel natin. Maraming salamat po!